kahit wag niyo na akong bigyan ng vaccine. Wala akong pakialam. Ano guys, palakasan dito. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Madge. And for today's video, guys, today is my vaccine day! So guys, nagpa-register ako sa Santa Rosa para ma-vaccine kasi gusto kong maging safe and secured kami dito ng aking Junakis. And yes, for 2 months, I think 2 months akong nagpa-register na and ngayon dumating na ang aking schedules. So guys, today, samahan niyo po ako sa aking pagpapavaccine. Ang hirap nun, ah. Sa aking pagpapavaccine and let's go guys! So hi guys, update lang. Dito na po ako sa vaccine site and yeah. So guys, nagkamali ako. Akala ko yung entrance is doon and ayan pala siya. So kinakabahan ako guys. Sa totoo lang kasi hindi naman ako takot sa needle. Actually, nag-i-inject nga ako mag-isa ng mga glutathione sa sarili ko. But iba kasi pag vaccine na ganito eh, 'di ba? So ayan, medyo kinakabahan lang ako ng konti and ayan nga. Nagkamali ako ng pasok pala ko doon and ayan siya. Nadire-diretso ka pala dito. And yeah. Medyo mainit, guys. Hindi pala medyo, sobrang init. Ayan pala siya. Kaloka, init ha. Medyo maraming na ring tao. Saan mapapasok nito? Ayan siya guys. So guys, ayan, pinapila nila ako dito sa likod kasi nga meron naman akong schedule talaga today. And ayan sila. Siguro itong mga to walk-ins. Yung mga yan. Kasi lahat ng may schedule pala is nakapila dyan. Yay! Guys, alam nyo ba? Mga after 2 months bago ko natawagan ng Santa Rosa. Ganun karami yung population namin dito. And ayan, i-ready ko lang guys yung IDs and update ko kayo ulit later. Medyo kinakabahan ako talaga and mag-isa lang ko dito. Wala akong makausap. So, ayan siya. Sila yung mga siguro nag-iintay. Sila yung mga siguro nag-walk in. And ayan, waiting pa rin kami para makapasok doon inside. And ayan siya. Ayan yung karami yung population ng Santa Rosa. Update again later. So guys, sabi ng isang staff sa loob, pagka matigas daw ang ulan, hindi papapasukin. So, kailangan suot ang face shield kahit sobrang init dito sa labas, di ba? Only in the Philippines, guys! So, ayan guys, meron naman nagpapamigay ng surgical mask si Kuya. Ayan pala sila, wala silang schedule and nag-aantay lang talaga sila. So, hanggang kailan kaya sila dito? So guys, as of now, binalipat kami dito sa pinaka-side kasi yung nandito sa side, naipasok na sa loob. So, another waiting game ulit. And yeah. Okay naman, medyo malilim naman. May ganyan. Pero kahit na sobrang init, humid, ganyan, sobrang init pa rin talaga. Pero kailangan nating mag-test guys para dyan sa vaccine na yan. Polite naman si Kuyang guard. Ayan. Very polite naman siya. And we still need to wait here sa labas hanggang makapasok tayo sa loob. So, update later, guys! So, ayan na. Papasok na kami sa loob. And ito yung ID ko. Yay! Guys, may schedule ako ngayon but tinatanong nila kung company ID ba daw yung dala-dala ko. So, sabi nung staff doon, bahala na daw ako. Kasi daw, ewan ko, hindi ko alam. Wala naman ako, hindi
Unemployed ako. So guys, ayan, kinaupo kami. Medyo malamig naman siya. Ayan siya. Screen ka naman dito daw. And yeah. Let's see kung anong problema sa driver's license ko. Kasi hinahanapan ako kanina ng company ID. Tingnan natin kung ano ba yung magiging problema ko, kung mababakunaan ba ako ngayon. Pero may schedule ako guys, so let's see lang ako anong mangyayari. So guys, sinasabi dito is ang priority daw muna nila is mga senior and blah blah blah. So ewan ko kung mababakunaan ba ako ngayon. Hi, naka Pilipinas! Kailan kaya kayo magbabago? So guys, ayan, nag-aantay pa rin ako para itanong kung mababakunahan ba ako or hindi. Nakakatikod na guys. So ayan guys, tama ang hinala ni Madge na hindi naman ako mababakunahan ngayon at inistorbo lang naman nila ako. Well guys, marami akong kaibigan around Santa Rosa na nakapagpavaccine ng walk-in. Guys, I have schedule. Pwede naman nilang, alam mo yun, wag... Oh my God, I'm so disappointed, but yung ibang friends ko guys, marami akong friends na naka-walk-in lang, walang schedule, and hindi A1, A2, A3, A4, A5 lang din. Alam mo yun? Honest mistake, yung nangyari sa akin na A4 yung na-click ko. But guys, vaccine yan! Para pa ng bawat Pilipino yan, tigilan nyo ako guys. Tigilan nyo ako, ba? Diba? And, nakiusap ako kasi guys eh. Ang ayos ko nakiusap na baka pwedeng ilusot naman ng kaunti. Kasi nga naman, may schedule naman din ako na kahit pa A4, A1, A2, A3, A10, whatever A yan. Guys, andito na ako eh, ba? Diba? Hindi ko maintindihan yung point. Tao, marami akong kakilalang friends na nakapag-walk-in naman, na hindi nakaschedule, pero nabibigyan. Palakasan, Santa Rosa. Dumaan ako sa legal. Honest mistake lang ang nangyari. Kayo, ano, palakasan. Whatever, Santa Rosa. Kahit wag niyo na akong bigyan ng vaccine, wala akong pakialam. So, hi guys. Andito na ako sa bahay namin. And, sobrang stressful nung nangyari kanina since I'm so disappointed kasi I was expecting na ngayon ay mabavaccine na ako and ayun ang nangyari, hindi pa rin pala ako mabavaccine. So I decided guys na magpa-schedule ng vaccine since andito pa rin kami sa Pilipinas hanggang ngayon ng aking anak. So ngayon nung nagpa-schedule ako is June 2024 or 23, something like that. Pero it's been how many months na nung since nung nagpa-vaccine ako. So I got a message yesterday na meron akong schedule sa vaccine. So meron akong schedule ng August 18, 10 a.m. sa Santa Rosa. So when I got the message yesterday, I was really really happy kasi yung mag-feel mong safe ka at yung anak mo sa loob ng bahay is okay na okay yun sa akin. So, ayun na nga, nag-prepare ako for today. Gumising ako ng maaga para lang maihatid ko pa yung anak ko sa tita ko. And nung nandun na ako, pinapila ako, nakita nyo naman sa video. And very polite naman yung security guards and yung mga tao dun sa labas. Wala akong kaproblema since meron nga akong schedule ngayon, which is August 18. So, ayun na, nakapila ako hanggang sa nakapasok ko sa loob. And ang thinking ko kasi is, at least mabakunahan lahat ng tao ng Santa Rosa, right? Yun naman ang priority and yun yung mas importante, right? So, ang nangyari is, honest mistake ko, hindi ko alam na E4 pala yung na-click ko dun sa website ng Santa Rosa. So, yeah, it's honest mistake. But, guys, can you imagine the feeling of a mom na nagpaalaga pa, guys, ng anak para lang makapunta dun sa schedule na i-vaccine ka today? So, yan, nung napunta ko dun, is sinabi ko na hindi ko na matandaan kung ano ba yung A na-click ko. Kasi tinatanong nila na kung may company ID ba ako, which is unemployed ako as of now, right? So ngayon, ang nangyari is, nagpunta ko dun sa inquiry booth. Tapos, na-check ko nga na A4 pala yung na-click ko. Which is really, really honest mistake. Yeah, but
ang point kasi doon is, andun na ako eh, di ba? Nakiusap ako. Guys, nakiusap ako sa inyo ng maayos. Nasabi ko na baka pwede na bigyan ako ng shot ngayon para matapos na, na nakiusap ako sa inyo na nagpaalaga lang ako ng anak ko para lang makalabas ako, which is kahit i-check nyo sa lahat na kami lang nung anak ko ngayon ang magkasama sa bahay. So nahihirapan akong lumabas ngayon, and imagine guys na nakiusap ako, guys, bawal lumabas ang bata, pero inilabas ko ang bata. Kasi nga, may schedule ako. Nakiusap ako ng maayos sa inyo na baka pwedeng palusutin nyo naman ako, which is napakarami kong kaibigan, family and friends na nag-walk-in na na-injekan. At the end of the day, guys, Santa Rosa, natao pa rin naman ako eh. Lumaki akong taga Santa Rosa, kaya kung ano yung mindset nyo, guys, ganun din ang mindset ko. Diba? Kung ano yung mga tumatakbo sa utak nyo, ganun din ang natakbo sa utak ko. Nakiusap ako pero hindi nyo pinagbigyan. Ang dami kong kaibigan, guys, na na-vaccinan, walk-in. Wala pang schedule yon. Pfizer or AstraZeneca, wala kong pakialam kung anong injectin eh. Diba? At the end of the day, bibigyan nyo pa rin ako ng vaccine. Akala ko ba ang priority, ang important dito is ma-vaccine na ng lahat ng tao sa buong Pilipinas. Ano ba naman yung isang inject lang? Diba? Nakiusap naman ako sa inyo. Na sinabi ko naman yung honest mistake ko, right? One of the staff there, hindi ako magda-drop ng name dito. Ang sinabi is, ayun kasi si ano eh, lumabas pa. Ma'am, kasi hindi naman kasi ganun yung protocol dati. Okay lang naman, ma'am, sana. Kaya lang lumabas si blank. Ano, Santa Rosa? Ano, guys, palakasan dito? Huwag niyo sabihin sa akin hindi kayo nagpapalakasan dyan. Diba? Marami akong kilala, guys. Marami akong kilala, guys, na nakapasok na walk-in, walang schedule, pero na-vaccinan. Honestly, hindi naman ako nagmamadaling mapavaccine eh. Pero dahil nga sa mga news na napapanood ko, gusto kong maging safe kami ng anak ko. And as far as I remember, ang important dito is ma-vaccine ang lahat ng tao sa buong Pilipinas, diba? Ano ba naman yung isang shot? Pinagdamot nyo pa yung isang shot. Well, in the end of the day, babakunahan nyo rin naman ako, diba? So, reschedule. Reschedule ang sasabihin nyo sa akin. So, reschedule for ang sabi ko sa inyo, for how many months again, right? Sasabihin mo sa akin, yung kausap ko na DOH ang nag-protocol nito. Ang daming ang walk-ins dyan, common sense lang, diba? Huwag niyo sabihin sa akin, lahat ng tao na yan may schedule. Na A4, lahat ng tao na nandyan sa labas. Kanina pa ako nag-vlog sa labas. Huwag mo sabihin lahat ng tao dyan, walk-in, na may sakit. Guys, huwag tayo maglokohan dito. Taga Santa Rosa ako, alam ko ang kalakaran dito. Kaya kung magpapalakasan kayo dyan, I don't think so, guys. Diba? Isang shot lang? Vaccine naman ng tao yan? Ang priority natin is ma-vaccine ng lahat ng tao, 'di ba? Nakiusap ako, honest mistake, inamin ko 'yon. From the very start nag-amin ako na hindi ko alam kung ano bang A yung na i-click ko. And at the end of the day, ma-vaccine din naman ako, 'di ba? Kung sa akin nakiusap ako ng maayos sa inyo, guys, 'di ba? Na baka naman pwede kasi inilabas ko yung anak ko para magpaalaga ako kasi nga gusto ko mapuntahan yung schedule ko. Gusto ko magpa-vaccine. Imagine 3 years old nilabas ko para lang magpa-vaccine. Na umami naman ako sa honest mistake ko. Ano ba naman yung isang shot? Diba? Huwag tayo dito magpalakasan. Tigilan nyo ako sa palakasan effect nyo, Santa Rosa. Diba? Napakadami kong kilala na nakapag-walk-in, walang schedule, walang sakit, walang work din, katulad ko, unemployed din. Pero may vaccine sila. Okay? So, ngayon guys, I decided na ayoko na magpa-vaccine. Kasi ayoko nang ilabas ulit yung anak ko para lang sa schedule, magpa-schedule ako ulit sa inyo, at mag-aantay na naman ako ng matagal na panahon dyan sa labas,
kainitan para lang dyan sa vaccine nyo na dapat ibinibigay nyo sa lahat ng tao yan. Kasi hodang A1, A2, A3, A4, A5, A6, hanggang A10, A100 pa yan. For me, I think it's very reasonable yung reason ko. Kasi imagine guys, inilabas ko yung 3 years old na anak ko just to get that vaccine. So guys, I'm so disappointed. Ayoko sanang palakihin to, pero sige lang. I was really, really disappointed, guys.